Hindi mawawala sa mga Pinoy ang ilang tradisyon tuwing bagong taon, tulad ng pagsusuot ng polka dots at iba pa. Swerte raw kasi. Pero bukod dyan, bahagi na rin kasi ito ng ating kultura. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mamaya lang, sasalubungin na natin ang 2022. Ready na ba lahat? Ang mga kugali ang Pinoy tuwing bagong taon, ginagawa pa rin ba hanggang ngayon? Pagsusuot ng kulay pula o polka dots, pagbili ng mga bilog na prutas, pagpapaputok pantaboy sa masamang espiritu, at paghahanda ng bongga parang fiesta. Ilan lang ang mga yan sa sari-saring kaugali ang Pinoy tuwing bagong taon. Ang iba, kulang na lang hataki ng January 1 para makapagbagong buhay lang. Kaya hindi mawawala sa iba ang paggawa ng listahan ng New Year's Resolution. Pero maski may mga gustong ayusin na baguhin sa buhay, dapat daw, learn to appreciate the little things pa rin. Dapat nagbabago tayo, no? Sa pagdating ng panahon, dapat unti-unting nawawala yung kamalian. At pwede namang hindi rin dumarating yung gusto mo, pero dapat binibilang natin yung mga maliliit na bagay na binibigay sa atin. Lahat gustong swertihin. Sino bang hindi? Pero tandaan na ang swerte hindi binibigay ng bultuhan. Parang matuto tayong magbilang ng maliliit na himala, maliliit na grasya. Kasi pag pinagsama mo yon, malaking-malaking na rin yon. Sa kabila niyan, wala naman daw masamang gawin pa rin ang mga nakasanayan tuwing bagong taon. Kahit masabihin na, come on guys, it's 2022 na. Kasi ito yung itinuro ng ating kultura, no? So yung tradisyon na yan ay bahagi, no, ng ating kinamulatan, no? At hindi ito pwedeng baklasin. Bahagi yun ng ating pagka-Filipino. Magbago man ang taon, tayong mga Pinoy, mananatili pa rin ang pagmamahal sa ating sariling kultura at tradisyon. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hati na mukha ng balita.